What's up mga kaasang, welcome back to my channel. And for today's video, pag-usapan naman natin, ayun, mag-topic naman tayo ng flowerhorn, no? Tungkol sa flowerhorn na pag-uusapan natin ngayon. Kasi marami rin nagre-request sa akin at marami rin nagtatanong kung ano-ano nga ba yung mga tawag sa body parts ng isang flowerhorn. Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi ko minsan, o yung mga sinasabi minsan ng mga, alam mo yun, ng mga matatagal na sa hobby. So yun na nga guys, no? Isa-isayin natin yan para mas maintindihan yung maigi kung ano nga ba yung mga tawag sa mga body parts ng flowerhorn. So, ayun, no, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, masok muna intro. So, yung mga kaasang, no, simulan na natin ang lecture for today. Na, yun nga, sabi ko sa inyo, pag-aralan natin kung ano nga ba ang mga body parts nitong flowerhorn na to. Dahil marami pa rin sa inyo ang hindi nakakaintindi at alam mo yun, kulang-kulang information na nalalaman nila. So yun, subukan nating i-explain o ituro para mas maintindihan lalong-lalo na ng mga baguhan, no? So yun, magbibigay tayo ng picture dito tapos isa-isay natin yan. So ayun guys, no, gagawin nating sample itong si Sylvian, no? Bali, yun, simulan natin dito sa harap, paikot, kung ano nga ba yung mga body parts ng isang flowerhorn. So ito, kahit anong strain to, pare-parehas lang yan na mayroong ganitong, alam mo yun, body parts. Kasi nga, flowerhorn naman sila. Basta flowerhorn yun to. So ayun guys, una-una, ito muna syempre, alam nyo na yan kung ano yan, diba? Yan ang mouth. So lahat naman isla meron yan. Tapos, ito eyes. Itong eyes na to guys, sa flowerhorn, ang usual na kulay nyan is red. Pero meron din mga white eyes. Dati, kampa lang ang merong white eyes, pero ngayon may mga mix na rin na hybrid kasi sila, di ba? So, meron na rin tayong makikitang mukhang shades siya, pero red, ay white eyes siya. So, kagaya ng mga meron ako yung mga berries, tapos yung mga HB2 ko, HB2 nga. Meron kayo makikita mga white eye doon, pero mukha siyang shensu kasi mix na siya eh. So, yun, hybrid siya. Tapos, ito naman, itong malaki na to, itong bukol na tinatawag natin bukol, protruding head. Ang tawag dyan is cock. Yun talaga yung general term niyan, cock, no? Yan yung pinaka-unique na meron ng isang flowerhorn dahil flowerhorn lang ang merong cock. Wala nang ibang isda na may ganun. Merong iba medyo lumalaki, protruding head din. Pero yung flowerhorn talaga, doon talaga kasi nakilala yun. Sa sobrang laki kasi ng, alam mo yun, ng lumalaki yung cock nila. Ito ang example natin si Sylvian. Hindi pa full yung laki niyan kasi medyo drop cock yan dahil nga malamig ang panahon ngayon at wala siyang heater. Pero kahit hindi pa siya pinaka-full na malaki is, makikita nyo pa rin na malaki talaga. Tapos yun, pag-usapan natin yung markings nito. Di ba may mga markings kayo makikita dyan? Ang tawag dyan ay pearls. Bali, yung ano naman, yung nandito naman sa cock, pag nag-cross yan, X o pearl o crossover pearl kung tawagin yan. Kasi yung pearl niya from left to right hanggang sa likod, sa batok niya, yung buong cock niya, puno ng pearls yun. Yung iba kasing, ano, yung iba kasing flowerhorn, wala kasing pearls yung bitna. Hindi siya nagduduktong. So, mas maganda yung merong crossover pearls. Pero yun nga, mas mahal din ang value, syempre, mas mahal yung presyo. Pag crossover pearls yun. Tapos yun, medyo, hindi mo pagkaano makikita yun pag maliit pa yung isla. Pag lumaki yun, doon mo lang malalaman eh kung crossover talaga siya. O, yun nga, hindi siya buo. Tapos, ayun, itong fin na to sa taas, ang tawag dyan is dorsal fin. Bali, general naman yung sa lahat ng isla, no? Meron silang dorsal fin. Tapos, ito naman yung pinakadulo ng buntot niya, yung pinagdidikitan ng pinaka-tail niya. Ang tawag naman dyan is caudal pendacle. So yun, pag magsusukat kayo ng flower horn, from doon sa mouth hanggang caudal pendacle, yun yung talagang pinangsusukat nila. No? Yun yung standard na hindi kasama yung buntot kasi. Hanggang dyan lang talaga yung sinusukat, lalo na pagsasali ka sa show, kailangan kasi na may sukat yan. So, ayun, ang tawag dyan is caudal pendacle. Tapos yun, yung ano naman, yung pinakabuntot naman, caudal fin naman ang tawag doon. So yun, itong caudal pendacle, baba, bulule, no? Pendacle, tsaka yung caudal fin. Dito naman sa baba, ano rin, general din to sa lahat ng isda, no? Ang tawag dito is anal fin. Tapos, ito naman yung vent niya sa ilalim. Diyan nalalaman kung ano yung gender. Tawag dyan vents. Ito yung ano niya, no? Yung bottom view niyan. So, ayun. Diyan nalalaman kung male o female yung flowerhorn natin. So, yun. Ang tawag dyan is vent. Tapos, ito naman, hindi masyadong kita yung fin niya dito eh. Basta yung parang pambalance nila ng, alam mo yun, yung parang dalawang kamay nila dyan. O, parang ganun yung tsura na tingin ko dyan eh. Tawag naman dyan, ventral fin. Lahat din ng isda meron niya, ventral fin na yan, no?
So ayan ang ventral fin ng flower horn. Tapos ito naman yung parang kamay nila, yung kumakaway-kaway na pang-balance din nila yan. Ang tawag naman dyan is pectoral fin. Tapos asan na ba tayo? Ito yung ano, yung nasa likod ng pectoral fin ay nasa ano, yan, yan dyan. Tawag dyan is gills, yung hasang nila. So ayan yung hasang nila. Tapos cheek, ito yung cheek ko, yung pinakaunang layer. May makikita kayo may guhit dyan eh. Yun yung maghihiwalay dun sa cheek. Tsaka ito, ang tawag dito is operculum or gill cover. Bali may pinaka, yung gill cover nyan, gumagalaw kasi yan. Tapos hiwalay pa yung cheek nya. So yun, maghihiwalay yung part na yan, ng flower horn, no? Tapos ayun, ano pa ba nakalimutan ko? Ito nga palang black marking na to. Ang tawag dito is black marking na. Pero itong straight na yan, plumps din ang tawag dyan. Ang ibang term dyan, plumps. So, meron din kasi black marking yan sa koke. Ito, yan o. Yung part na yan. Black marking yan. Pero itong tawag na to na dito sa gitna ng line ng katawan. Usually, ano yan eh. Dati, hindi pa yan, ano, isang diretso. Ngayon, mga puro diretso na yung makikita nyo sa mga flower. Ang tawag dyan is plumps. Tapos ayun no, kaya tinawag na flower horn ng flower horn dahil dyan sa black marking na yan. Kasi dati, yung black marking na yan, hindi yan full straight talaga. Kung makikita nyo, parang bilog-bilog lang siya na hindi siya magkakadikit na ganyan, tsaka malalapad siya. Nag-iba na kasi yung flower horn ngayon eh. Pero yung dati kasi yung mga flower horn, ganun. Kaya ang ano nila doon, ang tingin nila doon, ang tawag talaga nila doon is flower. Dahil mukha nga flower siya na ganun, na bilog-bilog, tapos black yung kulay. Tapos yung iba rin, sinasabi na yun yung Chinese character daw na nakasulat doon sa balat ng flower horn. So yun yung paniniwala ng mga unang hobbyist, no? Kasi ganun talaga yung flower horn, yung itsura ng flower horn dati. Ganun talaga yung itsura nila. So yun, natawag nila doon is Chinese, ano, Chinese character daw na ano daw may ibig sabihin daw yung nakasulat doon. Na hindi ko rin sure eh, kasi hindi naman ako nakakabasa ng Chinese character o ganun. Tapos yun nga daw yung swerte nga daw tong isda na to. Dahil nga may nakasulat na Chinese character sa kanila, no? So, ayun, hindi ko na inabot yon kasi way back 2000 something pa yun. Basta parang 2000, 1999 kasi ito nagsimula eh, 1999, 2000, gano'n. So, yung mga unang hobbies, yun yung paniniwala nila, no? Pero, yun nga, dahil nga sa tagal din ng panahon, nag-evolve na rin yung ating mga flower horns, so nag-iba na itsura nila. Pero, syempre, kung ano pa rin yung unang pinapaniwalaan, syempre, magiging basehan pa rin natin yun hanggang kahit gaanong katagal na yung hobby na to. Syempre, dapat respetuhin pa rin natin kung ano yung talagang pinagmula nila, no? So, yun. Kaya nabuo yung flower horn na pangalan na tawag nitong isda na to dahil dun sa katawan nila na black markings na merong parang flower nga yung black markings nila o plumps nila dati. Tapos yung horn nga, yung cock. Bali, pinagsama lang nila yun. Tapos yun nga, no? Sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Yung flower horn kasi hindi naman talaga siya ano sa wild, hindi siya talagang meron sa wild. Ano lang yan, man-made fish lang yan, composed of different kinds of cichlids na crinosbreed hanggang sa ayun nakabuo nga sila ng flower horn. Tapos yon na crossbreed na crossbreed ulit, kaya mas magaganda na yung mga flower horn na meron tayo ngayon. So ayun. Para sa kaalaman lang ng lahat at sa mga hindi pa nakakaalam, no. Ang flower horn walang scientific name yan dahil hindi siya talaga lumaki sa wild o hindi siya mahuli sa wild. Man-made fish lang siya. Sa aquarium lang talaga yan. Legendary! At so, ayun mga kasang, no, sana may natutunan kayo sa video na to, no. At kung meron pa akong nakalimutan na gusto nyo pang malaman, pwede kayong mag-comment sa baba. Magtanong-tanong na kayo dyan. Tapos, subukan natin sagutin lahat ng mga comments nyo, no. Tapos, ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga videos ko. At ayun na nga, no, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Peace out!